Yo mga kasangga! Tara, magluto muna tayo uli. Ang lulutuin ko ngayon ay sweet and sour fish. Ihanda ko na ang mga sangkap na gagamitin natin. Gagamitin ko sa pagluto ng sweet and sour. Gagamit ako ng luya, bawang, sibuyas, carrots na nagayat ko na, at syempre itong bell pepper. Sa bell pepper, pwedeng kahit anong color. Green or red, pwede yan. At kahit anong isda ay pwede natin gamitin sa pagluto ng sweet and sour. Depende yan sa inyo kung anong klaseng isda ang gagamitin nyo. Tanigi, tilapia, kahit ano, pwede. Mas magandang iprito muna natin o lutuin natin ng half cook ang bell pepper para lumabas ang magandang aroma nito. Kasi maganda ang aroma na binibigay ng bell pepper kapag na-half cook mo muna siya o niluluto nyo muna siya sa mantika. Parang iprito muna. Kapag okay na ang bell pepper, set aside muna natin siya. Mamaya gagamitin natin yan. Isunod na natin iprito ang ating fish. Gagawin lang natin golden brown ang ating fish. Nasa dulo ng video na ito, ang kompletong sangkap ng ating nilulutong sweet and sour. Pwede nyong i-screenshot kung nais nyo. Yung ganyang color ng fish ng pagkakaprito, yan okay na yan sa akin. So, hanguin na natin siya. Yung mga natitirang fish na ipiprito natin, ganun din ang gagawin natin. Ngayon ay magigisa na tayo ng luya, bawang at sibuyas. Siya nga pala, kung ikaw ay bago lang sa ating channel at napadaan lang, please subscribe and hit the notification bell. Click mo na rin yung all upang maging updated ka sa aking mga in-upload na videos. Alam nyo mga kasangga, ang pagluluto ay may kanya-kanyang way yan paano pagluluto. Minsan may naunang bawang, naunang sibuyas, nahuli ang luya. Depende yan. Nasa diskarte na pamamaraan ng nagluluto yan. Ang importante naman kasi dyan ay kung paano mo pasasarapin ang niluluto mo. Kapag malambot na ang sibuyas at lumabas na ang magandang aroma ng ginigisa ninyo, pwede na natin ilagay, pwede nyo nang ilagay ang mga panimpla. Sa pagkakataong ito, ay pwede na maglagay ng suka. Pag naglagay tayo ng suka, pag maglagay kayo ng suka sa niluluto ninyo, huwag nyo muna haluin. Hayaan nyo muna siyang maluto bago nyo siya haluin. Ngayon, kapag luto na ang suka, tulad yan, pwede lang haluin. At maglalagay na ako ng sugar. Brown sugar ang nilagay ko, pero pwedeng kahit white. White or brown, pwede. Maglalagay na rin ako ng asin. Sa pagluluto ng sweet and sour, kahit anong sweet and sour pa yan, chicken, beef, fish, ang kailangan, gradual lang ang paglalagay ng mga panimpla. Dahil kailangan, ang sweet and sour ay balanse ang asin, alat, at tamis nito. Maglalagay na rin ako ng ketchup. Pwede kahit anong ketchup, banana, or tomato ketchup. Pwede. Ang purpose natin ng paglalagay natin ng ketchup ay makakatulong ito sa ating color na niluluto na sweet and sour. At makakadagdag din ito sa lasa ng ating nilutong sweet and sour. Maglalagay na rin ako ng paminta o ground black pepper.
Maglalagay din ako ng konting patis. Dagdag sa ating panlasa. Ngayon ay lalagyan ko na siya ng water. Ang paglagay ng water, depende yan sa kung gaano karaming sauce ang gagawin ninyo. Dadagdagan ko pa ng ketchup. Ngayon ay pwede nang ilagay ang carrots. Titikman ko lang kung ano pa yung kulang na panlasa. Kaya magdadagdag pa ako ng patis. Para makuha mo yung perfect na lasa ng sweet and sour, kailangan itikman-tikman mo talaga. Ngayon ay nag-dissolve ako ng cornstarch at ilalagay natin dito sa niluluto natin upang magbigay ng lapot sa ating sweet and sour sauce. Titikman uli natin siya. O titikman ko uli siya. O ano pang kulang. Ganyang lapot ang gusto nating mangyari sa ating sweet and sour. Maglalagay po uli ako ng patis. Kaya ako siya tinitikman-tikman ay upang makuha ko ang tamang lasa na hinahanap ko. Dadagdag pa ako ng water upang madagdagan ang sauce na ginagawa ko. Titikman ko ulit. Kailangan ko pa siyang dagdagan ng sugar. Dinagdagan ko pa ng patis. Yan ang purpose kung bakit dahan-dahan ang paglagay ko ng mga panimpla. Kasi iniiwasan natin sumobra ang alat, sumobra ang tamis, at sumobra ang asin. Nagdagdag lang ako ng konting asin. May available kayong pineapple chunk, pineapple syrup. Pwede kayong maglagay, makakatulong yun sa mas masarap na lasa ng inyong sweet and sour. Kulang pa sa tamis, kaya dadagdagan ko pa ng sugar. Ngayon ay perfect na ang lasa ng ating sweet and sour sauce. Kaya ilalagay na natin ang bell pepper. Ito, ba't na ako sa mga tayo sa ito? Ano yan? Power bank pa? Ano, kung hindi mo kasya na. Ha? Ipili yung mic, ipili yung mic. Ande, ande. Yang nakikita nyo na yan, kamay ng anak ko yan. Perfect na talaga. So, ready to serve na. Kung gusto ninyong mas marami pa ang sweet and sour sauce nyo, pwede naman. Dadagdagan nyo lang ang bawat panibla.